Inutusan na ni Pangulong Rodrigo Duterte si Health Secretary Francisco Duque III na magkaroon ng maigting na kampanya sa pagbabakuna kontra tigdas. Narito ang report ni Rosalie Coz. Hiningi na ni Health Secretary Francisco Duque ang ayuda ng Presidential Communications Operations Office o PCOO upang mapaigting ang information campaign ng DOH hinggil sa immunization program ng pamahalaan. Kasunod dito ng ibinigay na direktiba ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kalihim na paigtingin ang kampanya sa pagbabakuna kontra tigdas at iba pang sakit. Kamakailan, idineklara ang measles outbreak sa iba't ibang bahagi ng bansa, kabilang na ang Metro Manila, mga bahagi ng Luzon, Central at Eastern Visayas. The President ordered a vigorous campaign to promote the complete immunization for children. I think one of the reasons why we have an outbreak of measles is because the lack of immunization on the part of children. Una nang nanawagan si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga magulang na i-avail ang vaccination at huwag matakot na pabakunahan ang kanilang mga anak. Dahil anya sa nangyaring kontrobersya kaugnay ng vaccine kontra dengue, bumaba ang bilang ng mga magulang na pinapabakunahan ang kanilang mga anak hindi lamang sa measles kundi maging sa iba pang mga karamdaman. Samantala, naniniwala naman ang Malacanang na hindi pumalya ang DOH sa trabaho nito kaugnay ng vaccine scare ng mga magulang. I think they're doing their job. But you know, when the people's consciousness are negative on a particular matter, mahihirap ang garing sirain yun. It takes time. Pag nauna na naniwala sila na yung pala ang dahilan, ay talagang they will never give in. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Quezon City. Samantala, ikinabahala ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng measles o tigdas sa Eastern Visayas. Bunsod nito, inirekomenda ng ahensya na pabakunahan na ang mga batang hindi pa nababakunahan 5 taon pababa. Mula sa Tacloban City, nasa linya ng ating komunikasyon si Jeneline Gakit Valles. Magandang tanghali, Jeneline. Yes, magandang tanghali, June. Ikinaalarman ng Department of Health ang pagtaas ng kaso ng measles at tigdas sa Eastern Visayas. Dahil rito kasama ng naideklara kahapon ng Health Department ang rehiyon para sa measles outbreak. June, sa tala ng DOH, mula January hanggang February 6, may 161 cases ng measles sa rehiyon at 8 mula rito ang binawian ng buhay. Ayon sa Health Department, kung ikukumpara ito noong nakaraang taon sa kaparehong buwan, 2 lamang ang naitalang measles case at walang namatay sa mga ito. Ayon kay DOH Information Officer na si John Paul Ruca, karamihan sa mga namatay ay 6 hanggang 9 buwan na mga babies. Anya, preventable ang tigdas kung napapakunahan lamang ng mga magulang ang kanilang mga anak. Dahil dito, June, nananawagan ang Health Department sa mga magulang na huwag magpadala sa takot dahil sa King Baksha controversy. Dagdag pa ni Ruka, noong hindi pa lumalabas ang usapin sa King Baksha, may 85% silang naitalang immunization coverage sa Eastern Visayas. Ipiniliwanag din, June, ng DOH kung bakit karamihan sa mga naapektuhan ng measles ay mga maliliit na bata. Ang tigdas ay nakukuha sa pamamagitan ng paghawak o pagdikit sa taong may impeksyon nito at naipapasa rin ito sa pamamagitan ng hangin. Ang mga sintomas ito, June, ay mataas sa labnat, sipon, ubo, pamumulat, pagtutubig ng mata at pamamantal o rashes ng katawan. At yan man ang ating update mula rito sa Tacloban City. Balik sa inyo, June. Maraming salamat, Jeneline Gakit Valles. Itinuturing na paunahing dahilan ng Department of Health Region 4A ang kawalan ng mga nurse na ipinapadala sa iba't ibang lugar ang sanhi ng measles outbreak sa rehiyon. At mula sa Laguna, nasa linya ng ating komunikasyon si Sherwin Kulubong para sa detalye ng balita. Magandang umaga sa iyo, Sherwin. Magandang umaga, Ella. Umabot na sa 560 mga may sakit na tigdas ang naitala ng Department of Health sa Calabarzon Region. 14 naman ang naiulat na nasawi dahil sa tigdas. Ayon kay DOH4A Regional Director Eduardo Janeiro, kumpara noong January 1 to February 1, 2018,
tumaas ng 409% ang mga nagkasakit ng tigdas sa parehong panahon ngayong taon. Ela, ang pangunahing dahilan anya nito ay ang pagkansela ng nurse deployment program ng DOH dahil sa kawalan ng pondo. Ang mga nurse anya ang nagbabakuna sa iba't ibang lugar sa bansa, lalo na sa mga liblib na lugar. Itinuturing ding dahilan ng ahensya ang hindi pagpapabakuna sa mga bata ng kanilang mga magulang matapos maipaulat ang mga isyu sa pagkamatay ng mga estudyante ng mabakunahan ng dengbaksya. Hirap din anya ang DOHL na pasukin ng mga lugar na may security problem dahil sa mga rebelde grupo tulad ng mga New People's Army, partikular na sa Quezon Province. Sa ngayon, nakikipagtulungan na nila sila sa PNP at AFP para makapagbakuna. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa mga local o LGU at NGO upang mas mapaigting ang awareness ng publiko sa tigdas, lalo pat kabilang na ang Calabarzon na may measles outbreak. At yan ang ating balita. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Sherwin Kulubong, live mula sa Laguna. Kinukumpirma pa ng Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command ang impormasyon na si Abu Sayyaf Commander Hatiba Jan Sawadjaan na ang emir o leader ng grupong ISIS sa Pilipinas. Ayon kay AFP West Minscom spokesperson Colonel Jerry Besana, wala pa silang natatanggap na impormasyon ukol dito, ngunit posible anyang nagustuhan ng ISIS ang pagiging radikal na grupo ni Sawadjaan. Narito ang report ni Leia Ilagan. Wala pang nakararating na impormasyon sa Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command hinggil sa umano'y pagiging emir ng ISIS sa Pilipinas ni Abu Sayyaf leader Hatib Hajan Sawadjaan. Ayon kay AFP West Mincom spokesperson Colonel Jerry Bisana, kukumpirmahin pa nila ang lumabas na balita ukol dito. Ngunit aminado din si Bisana na posible din itong mangyari dahil sa ugaling radikal, notorious at mas nakilala ang grupo ni Sawadjaan dahil sa nangyaring pagpapasabog sa Cathedral sa Hulusulu noong January 27 na ikinamatay ng 23 at ikinasugat ng 75 iba pa. Whoever is the most notorious, yung sinasabi, di ba? Kung sino yung pinakamaraming atrocities na commit. Pasikatan eh, kasi they are trying to, yun yung sinasabi natin every time na may terrorist attack. They will always try to make it felt, yung maramdaman. So yung magnitude probably is one of the criteria or pwede natin sabihin parameter sa pagpipilian. Pinag-aagawan aniya ng mga teroristang grupo sa Mindanao ang pagiging emir ng ISIS sa bansa dahil sa pera. Malaking pera kasi yung pinag-uusapan dyan. It's all about resources, it's all about power. It's not about what you believe in. Always for the recognition. Kaya sila gumagawa ng kaguluhan. Aniya, apat na grupo sa Mindanao ang nagpahayag ng suporta sa ISIS terrorist group. Ito ay ang grupo ng Maotenes si Marohumsar Salik alias Abu Dar na nag-ooperate sa Lanao area. Grupo ni Abu Sayyaf leader Puruji Indama sa Basilan. Grupo ni Abu Sayyaf leader Hatib Hajan Sawadjaan sa Sulu. At BIFF leader Abu Toraife sa Maguindanao. Ngunit ayon kay Philippine Institute for Peace, Violence and Terrorism Research Chairman Romel Banlawi, sa nasabing mga leader, si Sawadjaan ang pinakamalapit sa mga pro-ISIS sa Malaysia at sa Filipino ISIS leader sa Syria. Meron siyang direct contact sa mga ISIS leaders sa Syria at Iraq, lalong-lalo na yung Filipino ISIS leader na si Mohamed Reza Kiram na ngayon ay nasa Syria. At yan ay taga Sambuanga City at bahagi siya ng mga pro-ISIS elements na nag-ooperate sa island provinces ng Mindanao, particularly sa Sulu province. Aniya, si Sawadjaan ngayon ang kumukupkop sa mga dayuhang terorista na nagpupunta sa bansa. Di pa mga maraming mga foreign nationals ang kinakadal ngayon ni Hajan Sawadjaan para i-demonstrate na siya talaga ang rightful successor ni Silon Apilon. At ang ulo bombing ay isa sa mga demonstrasyon na meron siyang leadership sa mga pro-ISIS elements dito sa Pilipinas. Kahapon, kinumpirma ni DILG Secretary Eduardo Anyo na si ASG leader Hatib Hajan Sawadjaan ang bagong emir ng ISIS sa Pilipinas kapalit ni Esnilon Hapilon na napatay sa Marawi Siege. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue, Campo Aguinaldo. Magsasagawa ng sariling verifikasyon ang Department of National Defense sa mga balitan si Abu Sayyaf leader Hatib Hajan Sawadjaan na ang bagong emir ng ISIS sa Pilipinas.
Mula sa Camp Crame, nasa linya ng ating telepono, si Leia Ilagan para sa detalye ng balita. Yes, Leia. Magandang tanghali sa iyo, Ella. Sa isang statement nga, binigyang diin ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na independent ang sistema ng pag-validate ng Armed Forces of the Philippines sa Philippine National Police at iba pang ahensya ng pamahalaan. Ang pahayag ni Lorenzana ay matapos nagkumpirmahin ni DILG Secretary Eduardo Anyo na si Hatib Hadjan Sawadjaan na ang namumuno ng IC sa bansa batay sa impormasyon mula sa Estados Unidos. Ayon kay Lorenzana, hindi na ang COP na magbigay ng komento sa issue hanggat hindi nakakapagsasawa ng sariling verifikasyon ng AFP mula sa kanilang mga sources. Kasalukuyan namang tinutugis ng Armed Forces of the Philippines ang grupo ni Sawadjaan sa patikulsulo na umano'y responsable sa pambubomba sa Hulo Cathedral noong January 27. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Leia Ilagan, live na nagulat mula sa Camp Crame. Nadakip ng mga tauhan ng NBI Counterterrorism Division ang dalawang pinaghihinalaan na miyembro ng Abu Sayyaf Group sa Zamboanga City. Narito ang report ni Mai Bermudez. Malikot at paikot-ikot sa Zambasulta Peninsula. Ganito inilarawan ng mga otoridad ang dalawa sa mga sospek sa kidnapping at pamumugot sa Golden Harvest Plantation sa Basilan taong 2001. At matapos ang 18 taon na paghahanap, huli ang dalawang pinaghihinalaang miyembro ng Abu Sayyaf Group matapos ang isinagawang operasyon ng National Bureau of Investigation Counterterrorism Division, Western Mindanao Regional Office, PNP Special Action Force at AFP sa isang mall at kantin sa Zamboanga City. Positibo umanong kinilala ng mga biktima ng kidnapping noon sina Harub Jaljalis alias Indal at Pinky Ani Hajinula. The two were positively identified by the victim survivor. So yung yung Golden Harvest. Yes. So ang witness namin dito, ang nag-identify dito, victim ito, survivor ito ng kidnapping incident. Si alias Indal, isa umanong bomb maker para sa Radulan Sahiron faction ng grupong Abu Sayyaf na sumasailalim din umano sa bomb making training o paggawa ng improvised explosive device mula sa mga Indonesian at Middle Eastern jihadists. Ilang high profile terrorists na rin umano ang ineskortan nito. Si Pinky Hajinula naman ang malapit nitong katrabaho at pinaghihinalaang mayroon pang dalawang kapatid na miyembro rin ng ASG. In a way, we tried to neutralize this cell of Indal and Pinky Hajinula. Pinky Hajinula, we believe, conducts reconnaissance around Zamboanga to know possible targets, either kidnapping or to commit atrocities. Dagdag pa ng mga otoridad, posibleng paraan nito ng mga nahuling miyembro para guluhin ang Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi o Zambasulta area matapos ang sunod-sunod na insidente ng pambobomba doon. They can conduct a series of bombing or kidnapping incidents to divert the focus and the attention of the law enforcement and the security forces in the area. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga otoridad kung may direktang koneksyon ang dalawa sa pagsabog sa Hulo Sulu. Mai Bermudez, UNTV News and Rescue, Manila. Sa iba pang balita, nais ni Pangulong Rodrigo Duterte na makasama sa susunod na land distribution program ng pamahalaan ang mga sumukong miyembro ng New People's Army o NPA. Ito ang direktiba ng Pangulo sa pagpupulong ng mga miyembro ng kanyang gabinete sa Malacanang kagabi. Tinalakay din ang mga programang magbibigay ng mas malawak na akses sa mga magasaka sa loan facilities. Sinabi pa ng Pangulo na titiyakin niyang may pamamahagi sa mga land reform beneficiaries ang lahat ng lupang pag-aari ng gobyerno sa ilalim ng kanyang termino. He also directed, the President, directed the inclusion of New People Army's surrenderies in the next round of land distribution. Arestado ang 6 na drug suspect sa buy bust operation na isinagawa sa isang condominium hotel sa Makati City kaninang madaling araw. Narito ang report ni Asher Kadapan Jr. Nadiskubre ng mga tauhan ng Makati City Police Station ang isang condominium hotel na ginawang drug den sa Barangay Poblasyon, Makati City, bandang alauna ng madaling araw kanina. Natunto nito ng mga otoridad mula sa isang informant sa isinagawang interogasyon kung saan bumibili ng shabu ang mga parokyano sa lugar.
Bunsod nito, agad na nagsagawa ng by-bust operation ang Makati City Police Drug Enforcement Unit laban sa mga suspect sa naturang drug den. Nang makumpirma ang illegal na aktibidad ng mga suspect, ay pinasok na ng mga operatiba ang drug den. Nakita namin ito, yung pinaka-target dito, yung mag-asawa, yung mag-live-in partner pala. Yun po yung pinaka-source nitong drugs nito. And the rest, pagpasok namin dito ay nakita namin na gumagamit sila ng nitong mga illegal na droga na ito. Naaresto ang dalawang hinihinalang drug pusher na sina Kenneth Albert Aquino, 31 years old, at ang living partner nito na si Miriam Gunsat, 29 years old. Kasama pa ni Gunsat ang anak nito na menor de edad nang madatnan sa Condotel Unit. Nahuli din ng mga pulis ang apat pang suspect na naaktuhang gumagamit ng shabu sa loob ng drug den. Kanya-kanya namang tanggi ang mga suspect sa pagbebenta ng shabu. Inawag lang po nila ako, tapos may dalawang lalaki lumapit sa akin, tapos kumuha po sa akin, sumunta po ako dito po para kumuha. Kasama po ako nito eh. Tapos? Bisita lang po kami. Bibili po kami. Gagamitin po. Nakuha sa mga suspect ang 19 na sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 50,000 pesos, mga drug paraphernalia at 3,000 by-bust money. Maharap ang mga ito sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Asher Katapan Jr., UNTV News and Rescue, Makati City. 3 ang patay habang 5 ang sugatan kabilang ang 3 pulis matapos mag-amok ang isang lalaki sa Teresa Rizal kagabi. Narito ang report ni Jenica Cruz. Nakip sa closed circuit television ang ginawang pamamaril ng isang lalaki sa Carissa Subdivision Teresa Rizal kagabi. Pasado alas 6 ng gabi nang magsimulang mag-amok at biglang mamaril ang suspect na nakilalang si John Albert Araujo na 3 buwan pa lamang naninirahan sa lugar. Batay sa ulat ng Teresa PNP, unang pinagdiskitahan ni Araujo ang isang nangangalang Ruben Francisco. Pagkatapos nito ay sumunod naman niyang binaril si Wilfredo Lokban na nagkataong nasa lugar at ang tricycle driver na si Celso Bernales. Samantala, 5 ang sugatan, kabilang na dito ang 3 pulis na re-responde lamang sa insidente. So, base po dun sa initial na investigation natin, yung suspect po na si John Albert Araujo ay bigla na lang pong namaril sa May Carissa. Nung nakita nyo po yung mobile ng pulis po natin na pa-respondi sana, bigla po niyang pinutukan. And then, pumutok pa ulit po siya sa mga tricycle driver doon na kung saan meron pong ulit na namatay po doon. Humihingi naman ng katarungan ng mga kaanak ng isa sa mga biktima. Wala, nandiyan na yun. Pero sana, pag napanood mo, sumuko ka na kung ano, para mabigyan natin ng katarungan ng pagkamatay ng mga binaril mo. Ayon naman kay PNP Provincial Director Lou Evangelista, naglagay na sila ng mga checkpoint sa mga posibleng daanan ng suspect na mabilis tumakas matapos ang pamamaril. Nag-conducting tayo ng checkpoint sa Tanay, Morong, kung saan pwede siyang tumakbo. Nabanggit naman na tumakbo siya papuntang Morong. So may mga checkpoints tayo in-establish doon. Ganon din sa Antipolo, sa mga nearby police stations, Cardona at sa Cabarrás. Para ma-intercept natin kung sakasakali. Sa ngayon ay inaalam pa ng mga pulis ang motibo ng suspect sa pamamaril. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Teresa Rizal. Binigyan parangal ng Canadian Blood Services sa Edmonton, Canada, ang Members Church of God International dahil sa dami ng na-donate na dugo noong nakaraang taon. Narito ang report ni Jay Moreno. Nang binigyan ng pagkilala ang Members Church of God International o MCGI bilang nangunguna sa may pinakamaraming na idodonate taon-taon sa Philippine Blood Bank. Maging sa Edmonton, Canada, ay kinikilala ang pakikipagkaisa ng MCGI bilang isa sa mga regular na nagdodonate ng dugo. Noong nakaraang taon, ay nakapagbigay ang MCGI ng 70 units ng dugo. Bawat unit ng dugo maaaring makatulong sa pagsalba ng buhay ng 3 tao. 2-3 beses sa isang taon kung mag-donate ng dugo ang mga miyembro ng MCGI sa Canadian Blood Services. I just want to say thank you so much to the Members Church of God for their ongoing
support of Canadian Blood Services and of hospital patients. Without you, we really couldn't make sure that we always have enough blood on our shelves for hospital patients, so we're extremely grateful. And really, I'd like to thank Brother Ellie Soriano and Brother Daniel Razon, who have really championed this for us. Patuloy namang nananawagan ng Canadian Blood Services sa mga maaaring mag-donate ng dugo upang mapanatiling sapat ang supply ng dugo sa bansa. And really encourage everyone to come on out and donate blood. And we are so excited to be joining with you guys, partnering with you in July of this year for your National Blood Drive. Ang Members Church of God International ay nagpapasalamat sa Diyos dahil sa pagbibigay recognition ng Canadian Blood Services dito sa Edmonton dahil sa patuloy nitong pag-donate ng mga dugo. Sana mga kapatid ay ipagpatuloy po natin ang advokasya ng Kuya Daniel at kapatid na Eli sa pagtulong sa ating mga kapwa-tao. Ngayong buwan ng Pebrero at sa Hulyo, nakatakdang muling magsagawa ng bloodletting ang MCGI Edmonton, Canada sa pakikipagtulungan sa Canadian Blood Services. Ito na ang ikatlong pagkakataon na binigyan ng pagkilala ng Canadian Blood Services ang MCGI. Jay Moreno, UNTV News and Rescue, Edmonton, Canada. Itinuturing na biyaya ni Ana Marie Ginsisana ang mainit na pagtanggap ng kanyang mga kababayan sa kanyang homecoming concert sa Bayugan City. Narito ang report ni Raymond Octobre. Sa harap ng kanyang mga kababayan sa Bayugan City, pinatunayan ni Ana Marie Ginsisana na karapat dapat siyang bilang grand finalist ng biggest online singing competition sa bansa, ang Wish Covery Season 2, The Singer and the Song. Si Ana ang pambato ng Camp Venice sa turno sa grand finals na mag-i-interpret ng ginawang awit ng naturang composer Wish Cover. Hindi makapaniwala ang singing gem ng Bayugan City na makakaabot siya sa grand finals at nagkaroon pa ng sariling homecoming concert. Si first time ko, hindi ko to in-expect na mangyayari po tong lahat. Kasi parang it's just a dream. Yung wish po is parang sila po yung nag-ano sa pangarap ko na hindi, wala po talagang imposible. Sila po yung tumupad ng dream ko. Kumpiyansa si Ana Marie na malaki ang pag-asa niyang manalo sa Wish Covery Grand Finals dahil sa init ng suporta ng kanyang mga kababayan, lalo na ang kanyang mga schoolmates sa Agusan del Sur College. Isa siya sa mga estudyante nag-represent sa amin. Supportahan namin siya all the way, sir, hanggang ma-reach na kanyang goals. Campaigning, power voting, power viewing, announce all the students that we will help Ana. Tiwala rin si composer Wish Cover Venny na masusungkit ni Ana Marie ang tagumpay dahil sa angkin itong talento. Grabe ang improvements niya. Sobra, nag-level up and sabi ko nga kanina, she's ready for the grand finals. Yan. So, siguro tuloy-tuloy yung coaching ko, hindi ko siya hihintuan until dumating yung grand finals. Matapos ang kanyang hometown tour, ay maghahanda naman si Ana Marie sa performance ng kanyang awit na original composition ni Venny Saturno. Ang power viewing na entry ng bawat kampo ay i-upload sa Wish 107.5 YouTube channel at magsisimula sa February 18 ng alas 12 ng tanghali at magtatapos sa February 25. Abangan naman ang final battle ng Wish Covery Grand Finalist sa Smart Araneta Coliseum sa February 26. Raymond Octobre, UNTV News and Rescue, Bayugan City.